Now, we were reading with interest yung ano yung subpoena for VP Sara. Yung nga eh, what we understand kahapon, sabi raw ninyo, eh, okay lang naman na you're open to postponing kasi si VP Sara was supposed to have a hearing, committee hearing tomorrow. Eh, ngayon, pinospone ng Committee on Good Governance ng House yung kanilang hearing para lamang makapag-attend si VP Sara sa subpoena o sa summons ng NBI. Ang tanong po namin, siyempre, eh, matutuloy po ba bukas? Meron ba communication with VP Sara postponing o hindi po, o wala naman? So, tutuloy po ba? Actually po, wala kaming natanggap na request from VP Sara na nagre-request na postpone. At narinig namin kanina sa press con ng House na kinancel nila yung hearing for tomorrow. Opo. So, walang reason siguro para hindi kami puntahan ni Ma'am VP Sara. Opo. So you expect her tomorrow, tama ho ba? Opo, alas 9 po ng umaga ang aming subpoena para dumalo dito sa pagdinig namin si VP Sara. Director, ang alam na namin kung bakit ang topic ng investigation ay yung grave threats. Pero yung pinagtataka pati nung kampo nila VP Sara, bakit daw merong angle na terrorism? Hmm. Can you explain it to us? Bakit meron? Ano yung inaangulo niyo? 11479. Ay, ma'am, pinag-aaralan po namin yung section 4 and 5 ng Anti-Terrorism Act. Pero hindi pa po final ang aming decision about that. Mag-discuss po ang panel ng mga lawyers namin kung papaano ba. Yes, sir. Kung sakasakali, anong angulo doon? Yung yes, terrorism. Kung sakasakali, anong angulo yon doon sa mga ginagawa ni VP Sara in the past few days na might constitute terrorism? Yung pag-uutos niya na patayin si Pangulong Marcos, the First Lady and the Speaker of the House, pinag-aaralan po namin yung angulo na yan, kung ano ba ma-brought about yan. Takot sa lipunan, delikado po, ganun po. Serious matter po talaga, kaya nag-enter into the picture po ang NBI. Sir, for the education of us non-lawyers, kasi we cannot presume to know everything about the law. We just try to be familiar with it. Pero sir, what makes it, itong banta, supposed banta sa Pangulo, qualify as terrorism versus simple grave threats? Yung Article 282 ng Revised Penal Code. What makes it po different and what makes it go to the level of terrorism na? Yun nga po ang multi naming pinag-aaralan ngayon. Actually, there is an ongoing meeting between amin, among the investigators. Dinidiscuss po namin yung mga approaches namin bukas at yung mga possible na itatanong namin kay VP Sara. Yes, sir. Yes, sir. I understand naman, sir. Of course, it's under study. Yes, sir. Mabanggit ko po, kasama po sa iimbestigahan namin yung sinasabi ni VP Sara na mayroon threat sa kanyang buhay. O nga po. Kasama po yun. O nga po. Apo. Yes, sir. O nga po. Hindi po namin pinagwawalang bahala yun sapagkat mandato ng NBI na protektahan ang pinakamataas na official ng Pilipinas, si Presidente Bongbong, down Vice President, Speaker, hanggang sa Chief Justice. Kami po ang may primary jurisdiction na imbestigahan itong mga ganitong bagay. Yes, sir. Actually po, pinangalanan ni VP Sara si Speaker Martin Romualdez as the source of her of the threat against her life. Although walang details na binigay, pero dagdag po dyan, on the other hand, one of the mga kilalang vloggers na supporter ni Mau Duterte claimed that there was an attempt daw on the life of VP from a member of the Presidential Security Command. Although walang detail na binigay at wala ring detail na binibigay si VP Sara. So I don't know if you've heard about that. May ganung claim eh. I think it was by Sas Sasot. Parang narinig ko rin nga po yung ganyang claim, kaya nga po bukas kasama yan sa iimbestigahan namin, and I suppose
BP Sara will cooperate with us. Malaman namin kung ano talaga yung banta sa kanyang buhay at kung identified ba niya yung mga tao na nagbabanta sa kanyang buhay. Mm-hmm. Mm-hmm. Kasi walang medical detail. Sakasakali, director na ituro niya si Speaker Martin, will the NBI also invite the speaker to shed light on the accusations? Depende po kung meron siyang proof man lang na masasabi para i-link niya yung kung sino man yung itinuturo niyang tao. Kaya po siya iniimbestigahan namin dahil siya po nanggaling po mismo sa bibig ng ating Vice President na siya ay nag-utos na ipapatay si Presidente. Mm-hmm. At parang sinabi niya na, sabi nga ni Yusek Andres, self-confessed sa mastermind. Pero yung accusation, kaiba naman ho yun. Kailangan may proof ka para sabihin mo na yun ang tao na yun. Ganun po ang kaibahan eh. Opo. Opo. Pero, Director, paano po kung sakali lamang na hindi dumating si VP Sara bukas, what happens next? Ano po yung next step? Kung hindi po siya magpadala ng excuses kung bakit hindi siya makakarating, we will just proceed with our investigation, anchoring our resolution on the evidence na nasa kamay po namin. Mm-hmm. Parang ng default na lamang siya. Parang ganun po. Parang nag-wave. Parang nag-wave na siya ng, nag-wave na siya ng right niya. Yes, opo. Director, sabi sa amin ng DOJ USEC, tinitingnan din daw ng DOJ yung angulo na sedition. Meron bang hinahabol din na ganon yung NBI with regard to the Vice President saka si former President Rodrigo Duterte, sedition naman? Ay, tinitingnan po namin yung angulo na yan. Alam niyo po, ganito po ang proseso, di ba? Kami mag-iimbestiga, we will gather facts, and then present it to the DOJ, sa kanilang prosecutor general. The prosecutor general then will assess, pwede bang ipsampa kaso, i-dismiss ang kaso, sila po nakakaalam nun. Kami ay dun lamang sa investigation proper. Pero may angulo pong sedition kayong titingnan. Opo. Kasi yung original na sinabi ng DOJ natin. Opo. Lahat po ng angulo, titignan natin. Yung sinasabi nyo nga po sa yung anti-terrorism, yung sedition, yung great threat, lahat pong angulo na yan, pag-aaralan po namin maigi. Mm-hmm. Director, para lang, again, para sa aming mga hindi abogado, para may konti kaming familiarity, kasi I was going to the anti-terror law kagabi, may definition nga ng terrorism in sa Section 4. Tapos may mga ibang provision kumbaga kung saan pwedeng mag-warrantless arrests, pwedeng yung 14 days without warrant basta lang ma-inform ang nearest judge and so on and so forth. Saan ho papasok yun kung sakali yung mga warrantless arrests and all that? Ayun pong warrantless arrest ay hindi po pumapasok. Wala po sa amin yan. Sa amin po ay mabigyan ng due process yung pinakamataas na pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating pamahalaan at yung seriousness ng kanyang tangka sa buhay ng ating presidente, lalo pat nanggaling sa bibig ng second highest official, very influential women, very powerful woman. Kaya po kami seryosong nag-iimbestiga dito. Mm-hmm. Ed, ang warrantless arrest, parang ano siya, pag merong active threat talaga eh. Mm-hmm. Di ba? And then you detain the person para itigil kung ano man yung ongoing na active threat na pwedeng i-carry out. Yun ang pagkakaintindi ko dyan sa anti-terror law. Ha? Well, on authority of the Anti-Terrorism Council. Yes. Yun ang pagkakaintindi ko. Mm-hmm. Yes, ang hulat niya ni Vice President papapatay lang niya kung papatayin siya. Mm-hmm. Ay, yun pala. So, hindi pala ngayon. Director, matanong ko rin po kasi ang sabi nga ng Vice Presidente, it is a threat without flesh, parang ganun. Conditional. It is a conditional
conditional what's the phrase for that? It was conditional threat. Conditional threat. Okay, conditional threat. What do you think of that? Alam nyo, na itanong nyo sa akin yan, gusto ko lang ipaalam. Hindi ko sinasabi na grave threat ang ipapain namin sa kanya, pero one of the elements of grave threat is that there is a condition. So there is a condition, pag namatay siya, yes, opo, element po yun ng grave threat, yung condition. Okay, so that, that makes it more... If you will go over, if you will go over the definition of grave threat, ang elements ng grave threat, third elements of grave threat is it is subject to condition. Okay. Pero, Director, sa ano mo, you've been a policeman and a judge, na naka-encuentro na ba kayo ng ganyang klaseng threat na pag ako pinatay mo, patayin din kita? Naka-encuentro na ba kayo ng gano'n? Yes, actually, kaya nagkakasampahan ng kaso na grave threat, yung mga gano'n. Pag hindi mo binayaran ang utang mo, papatayin kita. Yung mga gano'n po ba? Okay. Talagang conditional pala talaga siya. Meron talagang kondisyon. Okay. Hindi ba mas komplikado itong nangyari na, kumbaga, ito nga, may kondisyon nga si VP na pag... may attempt on her life, may inutusan na siyang papatay doon sa presidente. Pero doesn't that work on the assumption na guilty yung presidente of trying to assassinate her to begin with? Does that a proven assumption? Kaya nga po, para bang sinabi na niya na si presidente ang magpapatay sa kanya o si First Lady o si Speaker. Kaya nga po, napaka-seryosong accusation eh. Okay. May specific instruction ba, Director, ang DOJ, or from Malacanang, from the Executive Secretary, or from Secretary Remulla, related to this investigation? Kasi medyo politically combustible itong hinahawakan mo ngayong kaso, no? Meron bang specific instruction sa inyo, NBI? May instruction po na investigate the matter, pero alam niyo po, ayon sa Republic Act 10867, primary condition, primary responsibility, jurisdiction ng NBI na imbestigahan ang cases involving threats to or security or assault against the president, the vice president, etc. Walang instruction sa akin, motto proprio po, talagang papasok na ang NBI when there is threat on the life of these people. So etong kay VP na to, this is a motto proprio probe on your part pala? Yes po, opo. Pati po, kaya nga sabi ko po sa inyo, pati yung threat by President ay iimbestigahan na rin namin dahil ngayon lang po umabot sa amin na may threat din sa buhay niya. Okay. Maraming salamat, Director Jimmy Santiago. Thank you for joining us this afternoon, Director Jimmy Santiago ng NBI. Thank you, Director. Thank you, sir. Salamat din po sa pagkakataon, ma'am. Sir, salamat thank po. You po.